Sa ibang balita, dalawang bagong silang nasanggol ang aksidenteng na ipagpalit sa isang ospital sa Pangasinan. Ang kabuang detalya sa report ni Mike Sabado ng GMA Dagupan. Tuwang-tuwa si Ana di niya tunay na pangalan nang unang makita at mayakap ang inakala niyang bagong silang niyang sanggol. Premature niyang ipinanganak sa Pangasinan Provincial Hospital ang kanyang baby boy kaya inilagay muna sa incubator. Naghintay pa si Ana ng ilang araw bago niya unang makita ang kanyang panganay. Nang dalhin sa kanya ng nurse ang sanggol, pinasuso niya ang baby. Pero matapos ang 4 na oras, doon niya nalaman, baby girl pala ang dinala sa kanya. Nung pinatabi na po sa akin, nung 10 a.m. siya pinatabi, tapos alas 2 po, papalitan ko na po ng diaper. Kasi yung baby ko po is baby boy, naging baby girl po. Siyempre, umiyak ako, tapos pumunta ako sa doktor. Dahil dito, ibinalik sa nursery ang baby girl at ibinigay ng ospital ang isang baby boy na aniray tunay na baby ni Ana. Paliwanag ng pamuno ng ospital, dalawang sanggol lang naman daw na nasa incubator ang nawalan ng tag. Kaya wala raw silang duda na tanging ang dalawang sanggol lang na yun ang may pagpalit. Kasi nawala yung tag ng bata. Mm-hmm. O kaya yung nurse, nailagay din niya doon sa nanay yung isang bata na kwan, na may nawalang tag. Uh-huh. Pero actually, na-discovery rin kagad, kaya hindi nagtagal. Naibalik na rin sa totoo niyang ina yung babaeng sanggol na unang napunta kay Ana. Pero tumagi ang naturang ina na makuha na ng payag dahil ipapaampun daw niya ang kanyang anak sa iba. Ang pamuna ng ospital na nga pong masigpitan ang pagbabantay para hindi na ito maulit pa. Ayon sa Department of Health, maaaring imbestiga nila kung nagpabaya ang Pangasinan Provincial Hospital. Pero aaksyonan daw nila kung magsasampa ng reklamo si Ana.